ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa sa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong amang nasa langit. Nang turuan ni Jesus na manalangin ang kanyang mga apostol, ipinakilala niya ang Diyos sa kanila bilang Ama. Hindi isang malupit na hukom ang Diyos, at lalong hindi rin siya isang pulis na laging nagbabantay mula sa malayo at nakahandang dumakip at magkulong sa isang kriminal. Sa halip, ipinakilala ni Jesus ang Diyos na isang Ama na ubod ng lapit at sagana sa pagmamahal. Tinuruan ni Jesus ang mga alagad na magmahal sa kaaway. Isa lamang ang dahilan kung bakit itinuro niya ang aral na ito, na isa ring mabigat na hamon para sa mga apostol, na sanay silang magmahal lamang sa kanilang kapwa Hudyo at mga katribo. Ang mga kaaway ay hindi tinatanggap, kundi itinataboy o pinapatay kung kailangan. Naglatag si Jesus ng bagong turo, mahalin ang kaaway. Pagsasagawa. Ano ang pinakamabisang paraan para mawala ang kaaway sa iyong landas? Mahalin mo siya at gawing kaibigan.